Isa pong pinagpalang gabi sa lahat. Maraming salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na muling ibibigay po sa atin upang tayo sama-samang magnilay ng mabuting balita ngayon pong September 10, 2022. At ang pagninilayan po natin ay ang Saturday Gospel. So, sana po magkaroon po tayo ng desire na makarinig ng mabuting balita. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magkaroon ng opening prayer. Sa ngala ng Ama at na Anak ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ka bang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Maraming pong salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang nakamtan namin sa buong maghapon, sa kalakasan, sa pag-iingat, sa kagalingan. Ikaw lahat ang nag-provide, Panginoon. Maraming maraming pong salamat. Sa mga oras na ito, muli akong humihingi ng iyong paglilinis sa aking mga karumihan sa buong maghapon at humihingi po ako ng kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Gayun din po ang aking panalangin na si Brother Boyet na gagamitin mo bilang daluyan ng iyong mensahe. Pagkahipuwi mo siya, O Lord, bigyan mo siya ng karunungan, bigyan mo siya ng kababaang loob. Nawa kaming dalawa ay gabayan mo, Panginoon, na maging instrumento lamang ng iyong mensahe. Hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Gayun din, Lord, dinadalangin ko ang mga makaririnig ng Saturday Gospel. Panginoon, pagod kami lahat sa buong maghapon, pero maraming salamat sapagkat ang Espiritu naman namin ngayon ang iyong bibigyan ng kalakasan upang sa ganon, ang Espiritu namin at Espiritu mo ay magkaisa. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, sa oras na ito na Facebook Live, live na live ka rin, magbigay ng kagalingan sa aming mga emotional diseases, yung mga spiritual diseases namin, yung mga sakit namin, spiritual, Panginoon. Ito po ay dinudulog namin sa iyo sapagkat marami sa amin na buhay physical pero patay spiritual, Panginoon. Nawa mag-perform ka ng iyong himala sa pamamagitan ng Facebook Live na ito upang ang aming mga kahinaan at kasalanan ay aming maisuko sa iyo, O Lord. Come Holy Spirit, we need you. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, at sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So muli po, welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita araw-araw po sa social media. And para na po tayo ay sama-samang makarinig ng mabuting balita mula Monday hanggang Sunday po. Huwag po tayo mamihasa na tuwing Sunday lang po tayo nakakarinig ng gospel. Dapat po everyday yan. Upang sa ganoon, sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon, ay mas lalo po natin siyang nakikilala at mas lalo pong lalalim ang ating relasyon sa Kanya. At nawa sa araw-araw na pakikinig nyo ng mabuting balita, ay meron pong transformation na mangyari. Sa pagkasabi nga ng Panginoon, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isa lang bagong nilalang. Wala na po yung kanyang dating pagkatao. And of course, sana po pakishare. Kung kayo po may nanonood ngayon, pakishare po itong live na Saturday Gospel upang sa ganun din po ang inyong mga Facebook friends ay makarinig din ng mabuting balita. O kaya, lakasan nyo na lang po yung volume ng cellphone nyo para yung mga kasamahan nyo po sa bahay ay makarinig din. Isa po yan sa mga paraan upang tayo makasunod sa Great Commission ng Diyos. Ay palaganap ang mabuting balita sa buong mundo, sa lahat ng tao. So ngayon po, maganda po yung gospel ngayon. Nasabi natin na sa gawa makikilala. Sa gawa makikilala. So, bigyan po natin muna ng parangal ang mabuting balita. Pero, syempre, ipasok po muna natin si Brother Romwaldo Sacaguing. So, sa try po natin na makapasok siya. No? Kasi yung mga nakaraang araw o linggo, nahihirapan akong magpapasok ng guest sa signal. So, ngayon, ayan. Okay. Okay, accept. Okay, ayan, inad ko na po siya. So, mga ilang segundo na siguro, mag-appear na siya sa screen ko. So, yun nga po ang sinasabi ko kanina,
na ang ating po ngayong mabuting balita ay tungkol doon sa gawa makikilala. Ayan na siya. So, magandang gabi po sa iyo, Brother Boyet. Magandang gabi po. Maraming pong salamat sa Panginoon muli. Nandito na naman po siya. Siya po yung ating regular na guest preacher. Actually, hindi na siya guest eh. So, gagawin na po natin yung brother. Pakibasa na lang po yung gospel ngayon. Tapos, tuloy-tuloy na po kayong mag-live for 30 minutes. Okay. Sige po, start na po kayo. Mabasahin ko na yung gospel. Oh. Opo, kayo na po yung magbasa ng gospel. Tapos ituloy nyo na po sa reflection nyo. Okay. Wala bang ano? Let us, pwede tayong kumanta ng Alleluia. Can I sing Alleluia? Okay, let us sing Alleluia to the Lord. Bilang paniniwala, bago natin basahin ang Ebanghelyo ngayong Sabado. Alleluia, Alleluia, wikain mo, kung makikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Patuloy sa iyo, Panginoon. Patuloy sa iyo, Panginoon. Ang babasahin po natin ang Ebanghelyo ni San Lucas sa chapter 43 to chapter 6 verse 43 to 45. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. At walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at hirin nakapuputi ng ubas sa puno ng lawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang. Pagkat kung ano ang pagdibig, siya ang laman ng dibdib. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng katotohanan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Kristo. Una sa lahat, isang magandang gabi po sa lahat. Ating Ebanghelyo ay ito ang ating binasa. Pero sa mga sinasabi ko ngayon, pag kayo po ay anticipate na po. Nabasa po ay para po ang Linggo. Sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood ngayon sa FB Live, ng Word of God ni Sister Angelica Torde, ay isang mapagpalang gabi po. Bilang pagninilay po sa ating Ebanghelyo ngayon, nakita naman po ninyo yung title na sinasabi, Pagawa at ikilala. At sabi nga, kung ano ang laman ng bibig, siyang buka ng bibig. Siyang lumalabas sa bibig. Mga kapatid, sa binasa natin, kung titignan po natin na mayroon po kasing kasabihan na to see is to get. Kung ano nakikita mo, yun ang makukuha mo. May mga taong ganun na kung ano nakikita mo sa kanya, hindi lang makukuha mo sa kanya. Halimbawa, sa amin, dun sa alumni namin, nagkaroon po kami ng grand alumni. Tapos, nakita nila kung paano ako kumikilos, nakikisama sa kanila.
Ang pinaka-klase ko, yan si Boyet. Kaya kung ang nakikita mo sa kanya, yan ang makukuha mo sa kanya. Sabi ko, ano yun? Sabi ko lang sa plantas. Hindi, kasi, tinan mo ah, ikaw yung leader namin sa batch natin. Pero tinan mo naman yung kilos mo. Ha? Lahat, nagawa mo, wala kang reklamo na gano'n. Sabi ko, eh, ako yun, gano'n ako eh. Yun na. Nakikita namin sa'yo kung ano yung kabutihan sa loob mo. Siya rin ginagawa mo na wala kang reklamo. Kung ko naintindihan yung sinabi ng kaklase ko na. Wala naman sa akin yun. At kumakabalang ako na kasi kakaganda na kumikilos ako at kabubuti ng grupo. Pero wala akong intensyon na makilala nila ako na sa akin mabait daw ako. Sabi niya ganun. Nakikita raw sa akin. Sabi ko wala akong intensyon. Tuloy hindi naman ako ganun kabait. Bakit hindi naman ako minsan. Alam po ninyo mga kapatid, inalimbawa ko lang po yung karanasan kasi nakita doon nila sa akin. Sabi nga, klase ko. Sila talaga lupos na kilala. Ito, na panag nagbabanding na pag reunion at tulad ng nakaraang taon pag reunion po namin noong March. Kaya sinasabi nga sa ibang hulga, kung ano yung kinikilos natin, pangit man ito o maganda, ito po yung nag-reflect sa buhay natin. Kung minsan sinasabi ng ibang tao, kasi hindi naman yung sarili mo makakapansin sa'yo, kundi ibang tao eh. Yung nakakasapo, yung nakapaligid sa'yo eh. Kaya, kung minsan, kinikilos lang tayo na normal sa atin yung pagkilos, pero doon pa lang, nakikita na nung nakapaligid sa'yo, kung ano talaga yung sarili mo. Lalo na kung talagang hindi kayo nagkukunwari. Yung talagang, yung kumikilos ka ng normal, kasi may mga kilos kasi tayo na para hindi tayo mapahiya, may mga ganun tayong kilos eh, para hindi tayo mapahiya, nagtatago tayo sa tunay na kilos natin. Tinatago natin yung normal na kilos natin. Kumikilos tayo, tinatago na pihong kilos. Para lang hindi tayo mapahiya. Pero hindi pala maganda yung ganun. Kailangan kumilos ka na ayon sa iyong gamay na buhay. Sa kakaoban mo. Kasi mas makikita doon talaga ng tao, lalo na yung nakapaligid sa iyo at ng Diyos. Bagay sa Diyos, wala ka may tatago eh. Pero sa kapwa mo, meron ka may tatago. Pero kung talaga normal lang yung kilos niya, makikita doon eh, na iyon ka. Kasi sinasabi na ito, experience lang na may mga po na rin na kung minsan may mga pagtingin tayo na akala natin yung kinikilos ng isang tao ay iyon na. Iba kasi yung pagtingin ng tao sa pagtingin ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo kaagad-agad pwedeng makapaghusga hanggat di natin nakikita yung tunay na kilos ng tao, yung tunay na pagkatao ng tao, ng isang person, na isang persona. Kasi nga, hindi mo talaga siya pwedeng husgang kaagad. Pero malalaman mo yung bawat kilos niya. Hindi ka nang husga, pero nalalaman mo sa bawat kilos niya. Ay, itong tao na ito. Ganito yung buhay nito kasi ganito siya kumikilos. Halimbawa ako, ang boses ko minsan, alam pag may pinapaliwanag ko, yung mga taong hindi sa akin medyo nakakakilala, nasabihin sa akin, yung taong niya, ang galit ko magsalita. Pero yung mga taong kilala na ako, sabihin sa akin, yung talaga si Kuya. Alam na nila, parang papaliwanag ako pag malakas ng boses. Ano yung sabihin dito? Kasi, mas makikilala ka, o mas makikilala mo, kung ikaw ay nakakonek. Ibig sabihin yung nakakonek. Yung nakaugat ka sa kanya. Halimbawa, ako sa mga kakapapa na una, hindi ko pa sinasabi sa kakapapa ko. Dahil sa tagal na ang pagsasama, nagkakaroon na ng relasyon. Nakaugat na ako sa kanila. Noong una, hindi pa masyado. Kaya minsan, pag narinig nila yung mataas ang boses, kapaliwanin ko, akala nila galit ako. Pero yung mga nakakaugat na ako sa kanila, nakaka-relate na ako, nakaka-relasyon na ako sa kanila sa pang-araw-araw,
kasama sa amin ng choir, nakikita na nila kung ano ako. Naiintindihan na nila. Ganun din tayo kay Lord Allah, para mas lalong makita sa atin ng ibang tao yung ating pagkatao kapag nakakulit. At ganun din po, mas lalo tayo makikilala ng kapwa natin kapag nakakulit tayo sa kanila. Para makikihalubilo tayo sa kanila ayon dun sa kalagayan nila, sa kalagayan mo. Kailangan maging totoo ka. Huwag kang magkunwari. Kung meron ka, yun ka. Hindi mo kailangan maghangad ng mga bagay-bagay para lang tanggapin ka doon sa isang grupo o doon sa taong gusto mong makasama. Mas lalo kang makikilala kung ang kinikilos mo ay totoo. At yung mga sinasalita mo ay mas lalong malalaman nila kung ano ang kalooban mo, kung ano ang lalaman mo. Kung palamura ka at narinig ka ng palamura ka, sabihin yan, sa loob ng tahanan mo, palamura ka. Kung ikaw ay laging galit, lagi kang galit, ang ibig sabihin yan, meron kang kinikim-kim sa damdami mo na hindi mo talaga, lagi kang galit eh. Kunting bagay lang, galit ka na. Meron kang itinatago sa damdami mo. At maaaring sa kinalakyan mo, sa pamilya mo, meron kang laging kinagagalitan o lang. Kaya na-i-apply mo siya. Kaya kung minsan, tinitignan tayo ng ibang tao kung anong kinitignan. Kasi boyet, ba't ba laging pala si sigaw yan? Ba't laging pala mo? Siguro sa kanila, ganyan yan. Diba? O baka naman yung mga magulang yan, ganyan. Pero kung minsan, hindi ibig sabihin na ang pamilya mo ay pamilya ng mga siga, ay siga ka na rin. Kuminsan kasi, nagkakaroon din po ng changes through your experience. Halimbawa, kung ang pamilya mo ay mga basagulero, pero dahil may changes ka, nagkakaroon ka ng connection sa Diyos, nagkakaroon ng changes na hindi ka nagiging ganun katulad ng pamilya mo. At maaari pa na pag sinimulan mo na makakonect kay Lord, kung nagbabago yung inner mo, yung kalooban mo. Kasi si Lord na yung connection mo eh. Hindi ka na kumukinig ko pa. Kinalakyan mo at ugali ng kamag-anak mo o ng pamilya mo. Kung doon ka magsisimula, maaari maapektuhan mo rin yung pamilya mo at makakonect ka sa kanila at magkaroon din ng changes ang pamilya mo. Kaya magkakaroon ng mga transformation sa bawat isa. Kaya nga sinasabi dito sa ating ebanghelyo, makikilala ka kung ano ang kinikilos mo at sinasabi. Kaya kung ako po, nung wala pa ako sa ganitong gawain, talagang iba ang buhay ko. Iba yung pamamalakad ng buhay ka, ibang pagkakitaan ko. Kasi hindi pa ako nakakunit kay Lord. Kaya nauhusgan ako, nakikilala ako ng gawain. Kapag nandito na ako sa gawain, yung nandating kakilala ko na lumang buhay ko, kilala ko. Ganun po, mga kapatid, para mas makilala sa atin si Kristo sa buhay natin, palalimin po natin ang ating relasyon sa Kanya. Sa pamamagitan, pagbabasa ng Bible, pagsisipa, kikinig sa lahat ng salita ng Diyos. Kasi kung ano yung mga naririnig, kung ano yung mga nababasa, yan ang maglalagay sa isip mo at puso mo. Pag yan na nakalagay sa isip at puso mo, yan na rin ang mababanggit mo lagi. Yan na rin ang lagi mong iisipin. Kung isip mo, laging kasamaan. Laging galit kapag may nagawa sa iyong kasalanan ng kapwa mo, gusto mong gumanti ka agad. Hindi ka pa nakakonect kay Lord nun. Pero kung ikaw ay nakakonect na, malalim mo ang relasyon mo kay Lord, kung ano man ang sumagip sa isip mong masasama, maikukorek mo kaagad yun. Through the Holy Spirit. Kasi kapag nakakonect ka na kay Lord, yung Holy Spirit sa buong pagkatao natin, ibigay sa atin ng Lord, kikilos na yan. Pero hanggat hindi ka nakakonect kay Lord, pinabaliwala mo lahat ng mga
yung magsalita ng Diyos. Yung Holy Spirit mo, ginakakilap mo tayo siya. Pero we need to connect to the Lord. Parang Holy Spirit mo, laging gagabay sa'yo. Kaya sabi niya, kung ang laman ng puso mo ay siya ring lalabas sa bibig mo. Kaya mga kapatid, nakikita natin, mga kapwa-katolik tayo, katoliko, kung nasa gawain na, nakikita natin, hindi nawawalan pagmumura. Yung Holy Spirit, hindi kumikilos sa puso niya eh. Na andoon yung paglilingkod niya, panlabas lamang. Hindi talaga yung paglilingkod niya ay buong pagkatao niya. Kaya ko sinasabi ito kasi nangyari din sa akin to eh. Nung dati naglilingkod ako para lang isipin sa sarili ko, para maging isipin ako, para lang makilala ako, para lang ano. Para sa sarili lang. Pero nung nakakunik na ako kay Lord, talagang iniintindi ko lahat ng bagay. Sinasaisip ko na si Lord talagang kumilos sa buhay ko. Lalo na kapag dating sa mga problema, pagdating sa mga problema, nararamdaman mo ang Diyos, hindi ka pinapabayaan. Yes, kapatid. Pag naramdaman mo ang Diyos na kumikilos sa buhay mo, lahat ng laman ng bibig mo, puro salita ng Diyos, puro magaganda. Kaya nga, mga kapatid, paglilayan po natin ang sinasabi ng Diyos sa ating buhay. Lahat ng bulong na naririnig natin, tignan naman natin yung tama at mali. Sundin natin yung tama. Kasi yung Holy Spirit kumikilos sa buhay natin yan eh. Ang problema lang, kaya hindi makakilos ang Holy Spirit sa buhay natin, pinipigilan natin ng ating mga pansarili. Kapag pansarili na, bibil na sinusunod mo. Sarili mo na sinusunod mo. Hindi na yung Diyos. Kaya ano nangyayari? Lahat ng lumalabas sa bibig mo, lahat ng kinikilos mo, hindi na maganda. Pag hindi na maganda, galing na si demonyo yan. Kaya yung mga kapatid natin, nakikita natin na lalo na kapag kumikilos sila na talagang yung humility, yung generosity nila, nakikita natin sa kanila na walang pagkukunwari, na gumagawa sila na hindi na kailangan ng camera, na gumagawa sila na hindi na kailangan malaman ng buong publiko, gumagawa sila kahit talim, o gumagawa sila at talagang buka sa loob nila na hindi sila humingi ng kapalit. Yun! Doon mo makakilala yung tao na totoo yung ginagawa niya. Kasi dalawa lang kung ng tao. Isang manloloko at isang nagpapaloko. Isang manloloko nang kukunwari. Yung isang nagpapaloko nang papagamit sa demonyo. Kaya kailangan, isa lang dapat mong pagiging tao eh. Pagiging totoo. Pag naging totoo ka, nasa iyo si Lord. Sapagkat si Lord ay totoo. Mga kapatid, pagmunimunin ko natin. Sabi nga, sa gawa nakikita kung ano at hindi pa. Kaya kung gumagawa ka ng masama, tama ang naging karanasan mo na hindi ka na-transform. Na-transform ka, kumapit ka kay Lord. Kumunik ka kay Lord. Umugat ka kay Lord. Hanggat hindi tayo nakakaugat kay Lord, hindi mangyayari ang transformation sa buhay natin. Ang pagbabago sa buhay natin. Kaya ano makikita sa atin? Hindi magaganda. Hindi magagandang gawa, hindi magagandang salita. Kaya, naririto tayo, nakikinig sa Ebanghelyo, sisimba, magbabasa ng Bible. Yan ang pamamaraan ng Diyos. Dapat nating gawin para makapunta at patuloy tayo umugat sa Kanya. Para ang lahat ng ating ginagawa ay kalooban ng Diyos. Sapagkat kailangan para ang kalooban ng Diyos ang mga gawin natin, itagay natin ang Diyos sa ating puso at buong pagkatao. Kapag Diyos, nilagay natin sa ating buong pagkatao, sa ating puso, ang bawat kilos, ang bawat trait, ang makikita at maririnig. Bilang pagkatapos po ng reflection sa Ebanghelyo natin ngayong araw ng Sabado.
ang gusto ng Diyos, maging totoo tayo. Ang gusto ng Diyos na ang lahat ng kanyang binhi na ibinibigay sa ating pagkatao ay binhi ng kabutihan. Para kung ano ang ating maaani ay kabutihan. Mga kapatid, isang magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po, Brother Boyet. Napakaganda ng reflection mo. Talagang sa gawa, makikilala. Amen? So, pwede na po kayong pag-off. Tara, okay, magtuloy-tuloy na po ako. Thank you, ha? Maraming salamat. God bless po. God bless din. Apo. So, yan po si Brother Boyet. Siya po isa sa mga madalas na preacher na nag-join po rito sa Word of God. And mag-recap lang tayo ng mga sinabi niya, no. Tunay nga na kung ano yung bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Kamukha lang sinabi ni Brother Boyet na kung halimbawa ikaw isang taong palamura, yung mga lumalabas sa bibig mo, hindi magagandang salita, eh, ayun na yun eh. Ikaw na yun. Kasi yung sinabi mo, galing yun sa puso mo eh. Kapag tayo ay masaya, di ba mga magagandang bagay ang lumalabas sa bibig natin? Kapag tayo ay mas nagagalit, masasamang bagay ang nasasabi natin. Kasi galing yun sa kaibuturan ng ating puso. So wala tayong maitatago. Lalo na kapag galit ka, yung bugso ng damdamin mo, kung ano may masabi mo, yun na yun eh. So, ang ebanghelyo ngayon may papaalala sa atin na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Ibig sabihin, hindi porke nagsisilbi ka sa simbahan, hindi porke nagsisimba ka tuwing linggo kasama ang family mo, hindi porke kilala mo ang Diyos, eh yun na ang magiging tiket natin para tayo mapunta sa langit. Kundi yung gawa. Kasi diba sabi nga, patay ang pananampalatayang walang gawa. Nananampalataya nga tayo sa Diyos, pero hindi natin sinusunod yung kanyang mga utos. So, anong kabuluhan nun na napapakinggan lang natin ang kanyang mga utos pero hindi natin sinusunod? So, dapat bilang mananampalataya, kung talagang nagmamahal tayo sa Diyos, nakikita dapat si Kristo sa atin. Dapat sinusunod natin kung ano yung karakter ng Panginoong Jesus. Dahil talaga namang kung ano yung ginagawa mo sa pang-araw-araw mong buhay, ang masama pa kung halimbawa sa bawat araw, hindi ka man lang nagdadasal, nagpapasalamat sa Panginoon, humihingi ng tawad. Yun na eh. Kumbaga sa punong kahoy, sabi nga ng Ebanghelyo, eh paano nga naman na sa isang punong kahoy, doon mo makikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. So dapat kung tayo ay konektado sa Panginoong Jesus, dapat nagbubunga tayo. At ang bunga natin ay ano? Kapayapaan, pag-ibig, papatawad. Yung mga karakter ng Panginoong Jesus mismo. Pero kung hanggang ngayon, tayo pa rin yung klase ng punong kahoy na patay, walang relasyon sa Diyos, ano yung bunga may bibigay natin? Wala. At alam naman natin, yung sa pagkilos natin, kasi alam niyo po, meron na tayong tinatawag na action speaks louder than word. Kahit hindi ka magsalita, makikita yan sa'yo eh. Hindi na kailangan sabihin sa'yo ng tao na mabait ka, matulungin ka, mabuti kang tao. Lalo na, di ba, pag halimbawa, patay na tayo, doon na mo maririnig sa mga taong naiwan kung ano yung pagkatao ng taong namatay. Sasabihin niya, ay mabuting tao yan. Ay anong tao yan, matulungin. Ay ganito yan. Bakit? Kasi yun ang, nung buhay siya, yun ang bunga ng kanyang mga action. Dahil konektado siya sa Panginoon. Kumbaga, sabi nga ni Brother Boy kanina, mismo na yung ibang tao magsasabi sa iyo kung anong klase kang tao. Kaya, di ba, may mga pagkakataon na hindi natin makita yung ating mga kahinaan, yung ating mga kapintasan, kasi mataas yung pride natin. Akala natin tama lahat yung ginagawa natin, yung sinasabi natin, hindi natin alam, nakaka-offend tayo ng kapwa. Amen? So, dapat, kung talagang tayo ay nagmamahal sa Diyos, dapat una nating ma-acquire na character
ni Jesus Christ ay yung humility o yung kababaang loob. Kasi alam niyo po, kapag ang lingkod ng Diyos ay may humility o kababaan ng loob, ano na yan, pila-pila na lahat yan. Susunod na dyan yung kindness, yung goodness, yung love, yung joy. Mahirap kasi na maging Christ-like kung wala talaga yung humility. Yung bang masyado kang righteous, masyado kang... May mga gano'n kasing tao eh, mga perfectionist, mataas ang tingin sa sarili, di po ba? So dapat talaga, hindi lang makita sa salita, kundi sa gawa, yung ating pakikisa sa Diyos. Kaya nga sa gawa, makikilala. Amen? So nawa, magkaroon po tayo ng sariling reflection. Maaaring tinatanong po ng Panginoon ngayon, kamusta na ba yung gawa mo? Ano na bang mga ginagawa mo para sa Panginoon? Kung ikaw ba yung naglilingkod sa Diyos, ikaw ba yung klaseng naglilingkod na may bababang kalooban? O ikaw yung klaseng na naglilingkod na parang gusto mong itaas ang iyong sarili at hindi ang Panginoon? Sapagkat sa Diyos, walang matalino. Kaduhaan sa paningin ng Diyos, yung matalino ka nga sa mundo, pero dukha ka naman pagdating sa karunungan mula sa Kanya. Tinatanong din sa atin ang Panginoon, ano na ba ang naging bunga ng paglilingkod natin sa Diyos? Ano na ba naging bunga nung hindi tayo naglilingkod sa Diyos? Ano na ba yung naging bunga na hindi tayo nagmamahal sa Diyos? Sana ma-realize natin, mapagnilayan natin na sa bawat kinikilos natin sa pang-araw-araw, dapat nando doon lagi ang Panginoon. Dapat lagi nating tinatanong, Lord, will mo ba to, Lord? Gusto mo ba tong gagawin ko tong, Lord? Ito bang plano ko mag-abroad, Lord? Gusto mo ba to? So, paano natin malalaman na will ng Lord? Siyempre, dapat makipag-connect tayo doon sa puno, doon sa pinaka-ugat ng puno. At yun ang Panginoong Jesus. Siya yung nagsusupply ng buhay natin. Sabi nga, Lord, let your will be done. At siyempre, paano magiging mangyayari na yung kalooban ng Diyos ang mangyari kung hindi tayo nakakarinig ng gospel every day. Hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nagdadasal. Amen. At sa bawat gawa, na sa bawat kabutihang gawa na magagawa natin, tandaan natin, dapat ang Diyos ang nag-glorify, hindi tayo. Kapag tayo ay nakagawa ng kabutihan sa kapwa, tayo ay nakapagpatawad, laging ang Diyos ang mag-glorify, hindi yung tao. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Salamat Panginoon muli sa pagpapaalala mo na ang aming mga gawa ay mahalagang nakikita mo na ito'y nag-glorify ka. Lord, tulungan mo kami ibaba ang aming pride. Bigyan mo kami ng humility sa aming puso. Bigyan mo kami ng lakas na hindi lang physical, kundi spiritual na kalakasan, Panginoon, upang ang bawat gagawin namin ay gawin namin na may pag-ibig. Yes, Lord, pag-ibig. Pag-ibig ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nawa ang pag-ibig nito ay magbunga, no, magbunga at magbunga at maibahagi namin sa iba. Muli, dinadalangin ko ang lahat ng nakakarinig ng gospel nito. Pagkahipun mo sila, Panginoon, makilala nawa nila ang kanilang mga gawa. Kung ito'y nag-glorify ka, kung ito'y wala ka. Dalangin ko din ang bawat pamilya na pagkalooban mo ng mga gawang kahanga-hanga, mga gawang magbibigay sa iyo ng karangalan, mga gawang ginagawa dahil sa pag-ibig. At panalangin ko din po na ang buong mundo ay magkaisa, gumawa ng mga paraan upang ang pag-ibig ng Diyos ang magibabaw. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulong sa tukso at hadyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Muli, marami pong salamat sa lahat ng nakinig ng mabuting balita. At i-invite ko po kayo ng Monday to Sunday ay meron pong Word of God na online ng mga gospel everyday. Po, pag Monday po to Saturday, 7 p.m. po tayo gabi-gabi. At kapag Sunday po, alauna ng hapon. Ito'y gawin po nating habit, yung makilala tayo na may interest tayo sa mabuting balita. Pagkain po ito natin ating espiritu. Kung kumakain ng ating physical na katawan,
Higit sa lahat, dapat yung espiritu natin, ang kaluluwa natin, inerish natin ng Word of God. Amen. So, bukas po, Sunday Gospel, September 11, 2022. Kaya nagkamali ako kasi puro 2 eh. September 2020. Amen. 22 na lang sabi ko, 10 pa lang ngayon. So, may pagkakalupon ng Panginoon yon, tayo po ay sama-sama muling magnilay sa salita, sa mabuting balita ng Panginoon. Maraming maraming po salamat. To God be the glory.